ang nilalaman ng ating video. Mula sa nakakakilabot na lalaking Afghan na stalker, ang nakakatakot na babaeng nagtatago sa itaas ng kisame hanggang sa tagapagmana ng nanay na aswang, naririto ang pitong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang Afghan immigrant na lalaki namang ito na may edad na 23 anyos, isang gabi habang naglalakad papauwi ng bahay ang babaeng ito na may pangalang Aisha Warres, ay bigla na lamang itong inatake ng lalaking stalker na ito na may pangalan na Gulwali Stanikzai. Ayon sa report, ilang beses siyang sinaktan nito sa mukha. Nang magkaroon ng pagkakataon na tumakbo si Aisha, ay agad itong pumasok sa tahanan ng pinakamalapit nitong kapitbahay upang humingi ng tulong. Panoorin ninyo ang susunod na mangyayari. Makikita sa video ang ginawang pagsipa at pagtadyak ng napakalakas ng lalaking ito sa pintuan ng kanilang kapitbahay. Ito ay naulit ng ilang beses at makikita din na malakas ang force na ginagawa nitong pagsipa sa pintuan. Dahil sa nakakatakot na pangyayari ay agad silang tumawag ng pulis, dito ay kanilang dinampot at ikinulong ang nasabing lalaki dahil sa ginawa nitong krimen. Sa kasalukuyan ay may hatol na itong 3 taon na pagkakakulong. Ang paranormal enthusiast na si James White ay siyang tagapamahala at nag-host sa isang kilala at pinakakinatatakutang abandonadong haunted building na matatagpuan sa Toronto, Canada. Si James ay siyang nag-host ng historic Lambton House na ito sa isang grupo ng mga curious na participants. Ang Lambton House ay itinayo noon pang mga 1860 at ngayon ay itinuturing itong extremely haunted. Matapos ang kanilang pagpasok sa bahay na ito, dito ay makakaranas sila ng nakakakilabot na pangyayari na hindi nila inaasahan. Panoorin ninyo ang nakakatakot na mangyayari. Habang kasalukuyan nilang isinasagawa ang chances, ang isang lalaking participant ay makikitang forcefully na nabuwal papatalikod buhat sa kanyang pagkakaupo sa silya. The door behind me was open. I had my partner sitting beside me
like the door was open behind us, and we thought we heard something back there. So we turned, and I looked, and I saw nothing. So I turned my head back towards the group, like the circle, and we're all holding hands. And then all of a sudden, I just felt like this force just kind of pulled me back, and it was like aggressive. Like aggressive. It wasn't like calm, it was aggressive. Like it was trying to kill me or something. I don't even know. But it grabbed me and it pulled me towards the door. I just got scared and it like I jaw like I don't even know. Matapos ang pangyayaring ito, ay agad nilang ini-upload ang video na ito sa kanilang Instagram. Dito ay maraming participants ang nagpapatutuo hinggil sa pangyayaring ito. Ang isang witness ay nagkomento hinggil sa nakakakilabot na pangyayaring ito. Aniya, I sit down across from him when this happened and it was fantastic to see. Ayon pa sa isa pang witness, I was there. Another epic sense with James White sense. Isa nga ba itong patunay na mayroon ngang kakaibang nilalang na hindi nakikita ang siyang agresibong tumulak sa isang participant na nangyari sa Lambton House? Kayo na ang baalang humusga. Ang video namang ito na nag-trending sa internet ilang taon na ang nakakalipas, na kung saan, si Joe Kamang, matapos maglagay ng CCTV camera sa kanyang kusina, ay bigla na lamang itong may nakuhanan ng isang nakakakilabot na pangyayari. Ayon kay Joe, naglagay siya ng CCTV camera sa kusina, dahil lagi nitong napapansin na nauubos ang kanyang mga pagkain, partikular na sa kanyang ref, gayong wala naman siyang kasama kung hindi ang kanyang girlfriend, subalit minsan lamang itong pumunta ng kanyang bahay. Dito rin ay napapansin niyang nawawala sa posisyon ang kanyang mga gamit nang hindi naman niya iniwan sa ganong posisyon ang mga ito. Noong una ay inisip niya na kanyang girlfriend ang nagbibirong gumagawa nito, subalit di nagtagal ay ito ang nakita niya sa kanyang CCTV camera. Panoorin ninyong mabuti. Makikita ang isang babae na bumababuhat sa kisame ng kusina at dito ay kumuha siya ng silya upang maging tangtungan sa kanyang pagbaba. Makikita sa video ang pag-inom at pagkain nito ng mga pagkain na nanggaling sa loob ng ref. Dito rin ay makikitang binuksan nito ang pantry. Dito naman ay makikitang pumunta sa kusina si Joe upang uminom ng tubig. Ang mas nakakatakot pa dito, hindi napansin ni Joe ang babaeng nagtago lamang malapit sa kanya. Matapos bumalik ni Joe sa kanyang room, makikita sa video na bumalik na ang babae sa itaas ng kisame. Kinaumagahan, matapos mapanood ni Joe ang pangyayari sa kanyang CCTV, dito ay tumawag siya ng pulis at agad naman dinampot ng mga awtoridad ang nasabing babae. Ang video namang ito na nag-trending sa TikTok na may milyong-milyong views na sa kasalukuyan, na kung saan, ay ipapakita ng lalaking ito na sinasabing isang Chinese Kung Fu Master ang pagbali sa pinagsama-samang sticks gamit lamang ang isang dahon. Panoorin ninyong mabuti. Oh.
这就不是他准备的报纸啊，那有一天过年嘛，把服饰他自己准备的，我这都是现场的东西，大家看一下什么叫六脉神剑，其实叫以柔克刚，柔在哪里？在这里，人叫心想事成，大家看一下。 Ang video na ito na nag-viral sa internet na nagmula sa YouTube channel ni Carol Inoviani ng bansang Indonesia, na kung saan, sinasabing ang ina na ito na may lahing aswang, na may malubhang sakit ay dumadanas ng paghihirap dahil hindi nito maipasa o maipamana ang pagiging aswang sa isa sa kanyang mga anak. Dahil dito ang isa niyang anak na dalaga, labagman sa kanyang kalooban, ay nagpa siyang tanggapin o isali na sa kanya ng kanyang nanay ang pagiging aswang upang matapos na ang paghihirap nito. Sinasabi din na maipapasa lamang ang pagiging aswang nito kung iluluwa ito ng kanyang nanay at isusubo naman ng kanyang anak gamit lamang ang kanyang bibig. Panuorin ninyo ang nakakakilabot na susunod na mangyayari. Isa ko matira. Dito nga ay isasalin o tatanggapin na niya ang pagiging aswang sa pamamagitan ng paglipat nito gamit lamang ang bibig ng mag-ina. Makikita sa video na matapos nitong tanggapin o isinali ng bibig sa bibig lamang ang ginamit ang pagiging aswang, ay agad binawian na ng buhay ang kanyang nanay o ina. At agad namang bumalik ang dati nitong anyo bilang tunay na tao. Ang video namang ito na nag-trending sa internet na unang in-upload sa LiveLeak, na kung saan, ang may-ari ng repair shop na ito, ay sinasabing may mga kababalaghan ang nangyayari sa kanilang shop. Dito ay madalas silang makarinig ng mga boses nang wala namang tao na iba sa loob ng shop. Madalas din na nakikita nila ang ibang gamit sa hindi naman ganung posisyon ng kanila itong iniwan bago umalis ng shop. Noong una ay inisip lang ng may-ari na baka may nagpra-prank lamang na isa sa kanyang trabahador. Subalit ng kanyang chinek ang kanyang CCTV camera, ay ito ang kanyang nakita. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video ang paggapang ng isang black human figure na sumuot ng roll-up. Sa isang anggulo naman ng CCTV camera mula sa loob ng office, dito ay makikita muli ang black human figure. Makikita sa video ang paglalakad ng black figure na ito buhat sa hallway ng nasabing office.
May nagsasabi na isang haunted ang repair shop na ito dahil sa kanilang naranasang pagpapakita ng nasabing nilalang sa kanila. Ang limang nakakatakot na video namang ito ay nagmula sa YouTube channel na Dark Parallel. Ang unang video na ito ay may title na First Paranormal Experience. Ayon pa sa description ng nasabing video, after a few events I've been through, I decided to move out. When I came back to take some stuff, I took a video. It all started with this. Ito naman ang nakasulat sa description ng pangalawang video na may title na Unwelcome Guest. This is my second attempt to take some stuff from my house. Something is obviously wrong. Ang pangatlong video naman ay may pamagat na strange noises. Ito naman ang nakalagay sa description, after my neighbor's phone call about the noises. I wanted to check doors and windows in the house. I wanted to believe that the noises was from an animal, but it is very clear that these noises are not from animal. Ayon pa sa kanya, I went home again to find the source of the noise I heard the last time I was there. I decided to place an action camera. Dito naman ay may nakuhanan ang kanyang camera ng isang nakakatakot na pangyayari. In the last video, I placed an action camera to find the source of the strange noise I heard. I went back to get my camera yesterday. I was shocked when I watched the footage, and this part is the reason why.
Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.